Hai. Hai. Say hi. Hello. Pupunta na uli ako ng airport. Nami-miss ko na sa mga kayo ng airplane. Hatid ni na ako. Ngayon, pupunta na kami airport. Ayan yung mga bagahe ko. Sana nga pinag dito na kami sa airport. Me. Bye. Di. Hi. Nandito na kami. Sa last day. Bye. Bye. Bless. Bless na kami. Nag-bless na ako. Bye. 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 So, di pa ako tapos mag-ayos ng mga gamit. Dahil pa mga kalat-kalat dyan. Pero, lalabas muna ako. Kailangan ko magpalinis kasi ng sasakyan. Sana may bukas pa. Ito na naman tayo sa mga prayer time. Laging nagsasaka din mga store. Tsaka, may oras naman. Pero yung iba kasi minsan ang aga sobrang nagsasarado. Sana may makabutan tayo. Tsaka, bibili na lang din ako ng pagkain ko. Kasi, huling kain ko is dun pa sa aeroplano. Ano oras yun? Baka mga 10 PM pa ata dito. Eh magta 12 PM na hindi pa ako nag-almusal. Anyways, isasakyan ko, napakadumi. So, kailangan ko din siya mapalinisan today. Tsaka maglalaba din ako ng mga bedsheet today or tomorrow. Dahil sa Sunday, 2 days from now, may pasok na ako. What's up mga boss? Yim's here and today, puro gawain bahay lang ang ginagawa ko. Nagligpit na ako ng mga bagahe ko and then ito nga, papalinis ako sa sasakyan. And then, mayroon pa naman akong gas. And then, pag-uusapan natin mamaya, kung paano ba hinahandle ng mga OFW, yung pag-alis nila sa Pilipinas. Kasi, ako, nung unang alis ko, syempre, nakapanibago. Tsaka sobrang bigat ng pakiramdam. Pero ngayon, natutunan ko na, once na na-fulfill mo na lahat ng mga dapat mong gawin sa Pilipinas, eh, mas magaan na yung pakiramdam pag bumalik ka dito sa ibang bansa. So, nakabili ako ng kabsa. Na-miss ko yan. And then, hindi ako napagpalinis sa sasakyan dahil wala pang bukas. So, mamaya na lang paglabas ko. Regarding pala sa biyahe ko, may nakilala kami na isang housemate ang pinasukan niya first time. And nakakalungkot talaga yon yung kwento niya because nagpunta siya dito para dun sa anak niya. So, kasi ako, sabi ko nga, di ba, parang gawin mo na yung mga kailangan mong gawin sa Pilipinas or mapagbandingan sa family mo. Eh siya, maliit pa yung anak niya. And mabigat yun kasi syempre as a magulang gusto mo nakikita yung lumaki yung anak mo and ikaw yung nag-aalaga. Ang point dito is we have pinaghugutan in terms of pag-alis nga sa Pilipinas at pagtatrabaho dito sa ibang bansa. May mga malalalim, may sakit yung nanay, may sakit yung tatay, para sa pag-aakal ng anak, pampatayo ng bahay. Pero when it comes to mindset kasi, syempre we should embrace reality, sabi nga ni Ray Dalio. Kumbaga, lahat naman ng mga nangyayari sa buhay natin is alam natin, may problema, may pagsubok. May isa rin akong nabasang book regarding din sa problems. Sabi, we should know that marami tayong problemang kakaharapin. Hindi nakakatulong yung pagmumukmuk natin doon sa problema natin. Kumbaga, iyan na natin, yakapin natin yung mga problema natin at alamin natin kung paano natin sila masosolve.
ba kasi sa atin, nauuna yung reklamo, nauuna yung pagdadamdam, bakit ganito, bakit nangyayari sa akin to. Pero, hindi naman nakakatulong yun. Totoo lang. Kasi, although mahirap, may mga mahirap ang pinagdadaanan, pero hindi nakakatulong yung pagmumukmuk natin at saka yung pagre-reklamo natin. So, what's up mga boss? We're out, 44 degrees Celsius outside, sobrang init. And, pupuntahan natin ang ating mga tropa pips later. Yung mga na-miss natin tropa pips, and magpapalinis tayo ng sasakyan. Sobrang init ngayon, kailangan natin ng refreshment. Mojito. Let's try this. So right now while waiting, kailangan natin ng refreshment. Sobrang init, walang aircon dito sa waiting area. And nakakatawa dahil wala pa masyadong tao, ako unang-una. And I'm done! Palinis na sasakyan, pabomba ng gulong, and then pagasolina. Embrace reality mga boss. Yung iba sa atin hindi matanggap na bakit kailangan ko pa magtrabaho sa ibang bansa. Bakit kasi nangyayari ito sa pamilya namin? Ang daming mga tanong, pero hindi dapat puro tanong yung pinagtutuunan natin ng pansin. Because yung mga nangyayari sa buhay natin is a result ng kung ano tayo. For example, bakit ka tumataba? Because kain ka ng kain, ang lakas mo kumain. Bakit naninilaw yung ngipin mo, Boss Yims? Kasi hindi yan nagtutubrush eh. Bakit talo ka sa stock market, Boss Yims? Kasi si Boss Yims, hindi nag-aakal yan eh. Basta-basta lang bumibili ng mga kung ano-ano stocks. Yung iba, magre-reklamo. Ang daming labahin. Ano ba naman yan? Ako na nga nagtatrabaho. Ako pa naglalaba. Ako pa mag-iisip ng pagkain ko. Eh wala eh. Ganyan talaga. Kung gusto mo malinis yung kwarto mo, edi laban mo yung mga kortina mo. Tsaka laban mo yung punda mo. Bakit kailangan mo pang magreklamo? Kung gusto mo ng magandang hihigaan, tsaka hindi maalikabok na unan, edi magpalit ka ng punta at saka laban mo yung mga pinagpalitan mo. Huwag na nating ubusin yung energy natin sa pagre-reklamo. Sabi nga, lahat ng lumalabas sa bibig natin is energy yan eh. Kumbaga, kahit nga yung mga naiisip natin is energy yan, nagre-reflect yan kung saan. For example, binusinahan mo yung sasakyan sa harapan mo kasi naiinis ka. Eh good mood yung nandun sa harapan mo. Biglang nainis din ngayon kasi binusinahan mo. E di nag-chain reaction na ng mga bad trip sa mundo. Ganun din yung pag iniisip mo at saka sinasabi mo. Lalo na pag may nakakarinig sa mga sinasabi mong mga reklamo. Natatanim sa isip nila yan na, oo nga no, bakit ganito ba buhay ko? Bakit ba yung iba ang ganda-ganda ng buhay? Relax na relax lang sa mga trabaho, ang babait ng amo, pero ako, kinakawawa ng amo. Nagre-reflect lahat yan. So instead na magreklamo ka ng magreklamo, gawin mo na lang, solusyonan mo na lang. In the end, ikaw din naman yung magbe-benefit eh. Mas magiging good mood ka, mas magiging relax ka. At malay mo, ma-attract mo pa yung positive energy na yung mga negative energy na nangyayari sa buhay mo dahil hindi mo na binibigyan ng pansin is ma-flip sa pagiging positive, di ba? Masama kung pinagpapatuloy nyo pa yung mga bad habits nga na sinasabi ko. Mahirap pagbagong alis ka, like dati, may girlfriend pa ako sa Pinas, sobrang talagang umiyak ako nung umalis talaga ako nung unang-una. Then yung pangalawa, medyo nalungkot din ako dahil kay La Mams. Yan.
Pero medyo konti na lang yung luha ko nun. And then yung mga sumunod na, katulad nung nakita nyo na hinatid nila ako, okay, okay talaga kasi napagluto ko naman sila, napagsilbihan ko sila, nakapag-bonding kami ng maayos. So, wala na akong ibang hihilingin pa. Ready to work na agad ako. So, I'm in the office right now. As you can see the outside. And this is my breakfast and I'm just watching Heist sa Netflix. Because wala na akong buying power. So, chillax na lang muna. Almusal na lang. And bantayan lang yung price if ever na mapunta sa cut loss. Actually, nandito lang din naman ang aking mga stock something. And close pa naman yung market pero mag-open na siya. It's 8:16 already in the morning. So, yung iba siguro sa atin sobrang tagal maka-get over or matagal yung hangover nila pag galing sila ng Pilipinas kasi madami silang namimiss, like yung aso nila. Katulad ko si Pachi, namimiss ko yung kakulitan niya. Yung alam mo, pagbababa lang ako dun sa sala, tapos kukulitin ko siya, ganyan. Tapos yun, namimiss mo, ipagluto nga yung pamilya mo. Pero ako, for me, hindi naman ako ganun na homesick kasi nga, nandyan din naman yung tropa pips. Nakakasama ko sila halos every day or di naman every day pero kahapon at saka nung isang araw nagkita-kita din kami, tapos yun napanood nyo nga ano yung kinabukasan lang nung kinagabihan lang pala nung dating ko. So talagang ano, solid kapamilya talaga. And pagdating mo nga dito, pag naka-establish ka na ng family mo, parang maluwag na talaga sa damdamin na hindi ka na ma-homesick na mag-isa ka lang sa kwarto, magmumukmuk ka, wala ka pang masyadong ginagawa, or iba sa atin, balik na agad sa trabaho, makikita mo na agad yung mga amo, iba-ibang case. Pero for me, I'm sobrang thankful na ito nga, may time pa ako magpahinga, may time ako na makita yung mga tropa ko, may time ako na makakapag-serve ako kay God, tapos mamaya may misa kami, so mag-misa din ako. Sobrang daming opportunity, basta i-open nyo nga lang yung sarili nyo sa positivity. Baga, embrace reality, huwag tayong magreklamo doon sa mga bagay na karekla-reklamo. Solution na natin, tanggapin natin, harapin natin ng maluwag, at i-accept natin na problema to, kailangan i-solve to. With a positive mindset, have a positive outcome. Yun lang mga boss. Titingnan natin kung kailan ang susunod na ating video. And once again, once more, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Lalo na dito sa vacation 2018 ko. Hindi masyado mag-arbo. Sobrang konti lang ng gala namin because yun nga, nagtitipid din kami. And ang dami namin mga pinagdaanan the first half of the year. So, di rin talaga ako nakaipon, but still, ulit ko and maximize ko at ng natitirang resources ko para ma-enjoy yung bakasyon. Nga, tinatanggap ko na ito yung realidad ko, na hindi ako masyado makakagala ngayong bakasyon ko. So kahit mag-stay lang ako sa bahay, makabanding lang yung pamilya, mapagsilbihan sila, mapagluto, kwentuhan, makatambayan, yes. Worth it na.